Magandang umaga ho sa inyo lahat, sa aking mga subscribers. Salamat sa inyong suporta. At yung mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na ho kayo. Ngayon ho, ituturoan ko kayo na gumawa ng isang magandang fruit platter. Sa Pilipinas ho, ang ating tradisyon, yung handaan sa isang lamesa, nakagitna lang yung prutas. Maglalagay lang ng saging, o kaya yung mga mansanas, oranges, buo-buo. Ngayon, ito, tuturuan ko kayong gumawa ng fruit platter para maging bahagi ng mga desserts. Ito ho ang pinaka-finale. Ito ang magsisilbing parang malasap yung sarap na kinain nila na una. Ito ho ang pinaka-the end. Kaya tuturuan ko kayo mula sa paghihiwa hanggang sa huli para makabuo tayo ng isang magandang fruit platter. So, itong fruit platter ho na ito ay binubuo. Ito lagi ang basic. Ito ho, tuturo ko sa inyo. Tatlo, kailangan may melons. Yung melons ay cantaloupe at saka honeydew at saka pineapple. Yan ang pinaka-basic. Ngayon, pwede kayong maghalo ng iba. Kung gusto nyong pakwan, kung kasi ho, itong strawberry, medyo bihira sa atin at saka medyo mahal. Punta pa kayo ng Baguio para magkaroon ng strawberries at saka blueberries. Ito ho ay pwede ring ubas, anumang kulay pwede, pwedeng blackberry, grapes, pwedeng green, pwedeng red. Ngayon ho ay gagamit ako ng red. Okay? So simulan na ho natin. Kailangan natin ng isang malinis na sangkalan. So yung ginagamit nyo sangkalan sa karne, ay huwag nyo gagamitin dito sa prutas. Iba ho ang sangkalan. Nakita nyo yung sangkalan ko, napakalinis. Okay, so sisimulan natin sa paghihiwa. Okay, unahin natin ang honeydew. Lalagyan natin, bukutulin natin dito both ends. Ayan. Ngayon, pagka nagtalop kayo ng honeydew, kailangan ho, ma-maintain nyo yung shape niya. Hindi yung magiging kudrado siya or what. Kailangan ma-maintain nyo. Simulan nyo rito, pailalim. Okay? Ayan. Kailangan nyo ng matalas na kutsilyo. Hindi pwedeng mapuro dito. Pwede rin dire-diretso yung ganon. Basta kailangan i-maintain nyo yung shape niya. Okay? Madali lang ho ito. At napakaganda ho nito sa mesa. So, kailangan meron kayo lalagyan dito. And then, i-cut nyo o in half. And then, scrape nyo yung buto. Kumuha kayo ng medyo malakalaking kutsara. So, ayan. I-scrape natin siya. Mabilis lang. Alright. Ayan. Maganda ho ito pag nabuo at saka maganda sa mesa. Okay, so i-cut natin ng half. Yung one half, i-cut uli ng half. So, bali, yung isang melon o yung isang honeydew na ito ay binubuo ng apat na hiwa. Okay, so hihiwain natin itong mga tabi na ito para tumayo siya. Ayan, para dumapa. Lahat sila. Hihiwain natin dyan. Kailangan ho nakadapa eh. Kasi kung hindi nyo aalisin to, nakatayo yan. Hindi nyo mapoporma ng maganda sa plato. At kailangan nyo ng isang platong mahaba para sama-sama na siya dyan. Ngayon, i-slicing nyo to, nakatayo. Nakaganyan yung kamay nyo. Ay! Sorry for that. Yan. Kasi madulas yung ano ko. Ngayon, pag dinampot nyo siyang ganyan, dampotin nyo siyang ganon, lagay nyo rito sa gitna, at pag anuhin nyo, pag hahihileran nyo siya, medyo paglalabanin nyo, kaya maganda siya. Yan, yan ho ang forma. Okay? So, yan. Unahin natin ang green sa gitna, kasi kailangan din ng color combination. Hindi yung basta-basta lagay lang kayo ng lagay. Ayan. Laganyan nyo lang, oh. Lalaban nyo lang ang kutsilyo nyo. Yan. Ngayon, itong dalawang ito, i-reserve muna natin. Mamaya yan, makikita nyo. Sunod natin ang cantaloupe. Kasi tutumba pag nilagyan ko ng ibabaw. Okay? Madali lang ho ito. Sagad nyo. Huwag nyo kailangan may berde. Oh, nakita nyo ang shape? Hindi nagbabago.
Tapos, scrape niyo uli siya. Ayan. Scrape ang buto. At hiwain niyo uli. At alisin niyo uli ito para lumapa siya. Okay. So, maghihiwa uli tayo ng ganito. Kailangan doon ho nakatingin kasi mahuhulog. Kagaya ng ginawa ko kanina, nahulog yung isang slice. And then, damputin nyo ng kutsilyo nyo. Lagay nyo rito. Tapos, paglabanin yung ganon. Yun. Tingnan nyo, ang ganda. Hindi na ko kailangan mag-aral pa kayo sa eskwela para matutuhan nyo to. Napakadali. Ayan. Napakadali. Okay. So, putol muna tayo dyan. Punta naman tayo sa pinya. Alisin nyo yung yan. Alisin nyo yan. Both ends. Ito, kailangan nyo i... May istilo yung mother ko dito eh. Pero dito ho, sa kinagtatrabahoan ko, hindi na nakailangan lagyan natin ng design. Kasi lalo ko nagmamadali guys sa paghahanda. Eh trabaho pa yung mag-alis-alis ng isa-isang mata. Ito ho Alana oh. Oh, diba? Dali. So yan. Yan kailangan ho malinis. Dahan-dahan lang ho kayo pa baka kayo masugat. Ito naman kakaiba naman dito. Ito aalisin niyo yung pinakamatigas niya sa loob, yung core. Ayan, para ma-flat siya. Remove the core. Ayan. Ayan. Ganyan. And then, do the same thing. Ganyan. Huwag nyo kakalakihan. Para lahat ko ng tao nakakakain ng prutas. Yung iba kasi nahihiyang kumain ng buong saging sa handaan. Magtalop ng oranges sa handaan. Magpangal ng apple. O, ayan. Ganyanin nyo uli. And then, paglabanin nyo uli. Ganon. Yun, kutsilyo lang ang gamit. Ayan. That's it. Ayan. So, ayan. Okay. Ayan. Ngayon, saka na natin ipapatong yung iba. So, simulan natin dito sa melon uli. Okay. So, pag pinatong nyo to, iganito nyo na rito. So, sangkalan pa lang. Para pag pinatong nyo sa ibabaw, nakaayos na siya. Hindi siya nahuhulog. Ayan. Kasi mahuhulog o pag yan nyo pa binorma. Dulo ng kutsilyo yung gagamitin nyo, hindi yung kuan kasi magkakaalis yan. Dito pa lang iporma nyo na, oh. 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 Di ba? Maganda yan. Okay. So, sunod natin to. Kasi may technique ho. Paggagawa nyan. Okay. Iporma nyo na rito. Ganyan. Ayan. Ganda, di ba? Pwede maganda ho sa lamesa nyo yan, mas kiigitnan nyo yan. At lahat ng bisita, halos lahat ng bisita makakakain, kukuha lang ng 2 slices of melons each, or kukuha ng kaunting grapes. Oh, see? Ilang bisita makakakain sa 3 melon? Ito, medyo mahirap hiwain ho ito, kaya dandahan kayo kasi kwento eh, lumudulas. Okay, iporma nyo ng ganyan. Saka nyo damputin doon na suportado ng kamay ninyo. See? Beautiful. Dali-dali, no ho. Hindi, alapan 30 minutos, yari nyo isang fruit platter. Ito, see? Diba? And then, lalagyan natin dito ng ubas sa tabi. Ayan. Lagyan natin dyan. Oh, see? Ayan. And then, yung mga strawberries nyo dito. Alisin nyo yung top.
Ito ho, hinuhugasan at saka yung ubas, hinuhugasan yan. Kasi kung minsan yung strawberries may lupa, ito naman may gamot. Kaya ito hinuhugasan. Yung blueberries, hindi na hinuhugasan. Saka itong mga melons, hindi na. So you will just put in here, at the side. That's the one. And then, itong mga blueberries, para for color, lalagay nyo sa tabi. Yan, lalagay nyo dyan. Yan. Yan. And dyan. Yan. Ganda, di ho ba? Oh, see? Oh, bilis ko nagawa. Ala pang 15 minuto. Meron na akong fruit platter. Oh, very nice. Susunod, tuturuan ko naman kayo magawa ng salad platter. Alright, that's it. That's Mama Jackie's fruit platter. Very nice. Madali kayong natuto kasi ginawa ko lang naman ng mga ala pa yatong 15 minutes ang fruit platter ko at makakatipid kayo at saka makakakain kayo at masisyahan ang sita. Okay? So salamat po, mag-ingat po tayo at maraming salamat. Subscribe lang tayo.